So what happened? Bakit nangarag? Sige, ako na lang. Binigay ko sa kanila. Kasi magturuan pa silang dalawa. Eh, alam ko naman. Kasi relasyon nila yun. Nakakahiyaan. Naka-record yan sa ano? Saan? Naka-record yung mga interview nila. At saka naka-record, nakasulat. Para hindi na tayo mabaliktad dito, dai. Actually, pag binabaliktad tayo, pwede naman tayong sumagot. Pero hindi na lang. Kasi narika naka-record talaga lahat ng sinasabi nila. Oo, pero hiyaan mo na nga sila. Pero usually, di ba yung mga nagpapaliwanag, yung mga naloko o yung mga yung walang kasalanan. Oh. Ay, actually, honest naman sila. Sinasabi naman nila lahat. Mm. Yung iba nga, dun pa umaamin sa interview. Iba. Yung nagkakabiglaan eh. Sa so, sino? Ayun. Di ba, 8 months lang yung tinagal ng relationship namin. Pero hindi ko na-feel na parang 8 months lang siya. It felt like a year or more than pa. So, nung naging kami, dun ko na-feel na ito pala yung love. Kalmado, hindi ka nag-overthink, walang anxiety. Yung tapos, alam mo yun, kung saan mo na lang marirealize, magkakaroon ka ng self-awareness na kailangan kong tanggalin itong mga toxic traits na to from the past. Kasi hindi toxic deserve traits itong... Toxic traits mo? Opo. Okay. Hindi deserve... For example, yung sa mga simpleng selos. Sa kanya, wala akong selos na ganun. Kasi sobrang secured. Basta pag nung naging kami, sobrang secured ko, sobrang kalmado lang. And then, so yun, fast forward, 8 months, umabot kami ng 8 months. May inamin ako sa kanya about my past. So, knowing him, umpisa pa lang ng relationship namin, in-establish niya na sa akin na, hindi kasi siya mahigpit, but meron siyang kaisa-isang bagay na sinabi niya sa akin na pag nagawa mo to sa akin, sobrang mawawasak siya. Mm. Which is yung pagsisinungaling or pagliihim. So yun, nung 8 months na kami, napunta ako dun sa point na gusto ko nang aminin sa kanya yun kasi mahilig kami mag-deep talks eh. So every day, ang dami namin na pag-uusapan. Deep talks? Tari nung deep talks. Bakit? Wala, mahilig daw siya sa deep talks. Sila-silang dalawa. Mahilig daw silang mag-deep talks. Maganda yun kasi communication is key. Yeah. Anyway. Tsaka ano yun? Diba? Tsaka yung naaalis lahat ng mga... Detox yun. Detox sila. Halika. Alina naman ako. Halika. Ito batox. Pepekto sa laki na. Dito ka natitirahin pero ito mga ngate. Tingnan mo, magic. Wow. Tapos mabilis lang 2-3 seconds, wala na to. Makati yan. Makati lang, tapos mamaya ka pang alas 6 may hihilo. Ayaw. Ang kati yan, deep. Ang kati yan, oh. Deep din to. Okay, let's talk. So, yun. Inutusin. Talk. Okay. Tapos? After nung pag-uusap namin na yun, di bumalik siya sa paglaro ng ML nun. Tapos, nakikita ko siya, basta good mood siya noon, masaya. Tapos bigla na lang parang may boses sa isip ko at the back of my mind na parang nakikita mo yan, parang ang saya niya, nakangiti siya. Pero hindi niya alam na meron kang tinatago, may something. So parang doon ako nagkaroon ng decision na at lakas ng loob na sabihin sa kanya or aminin sa kanya na about my past. Na yun, hindi naman siya involved doon bago pa nangyari yun. Ano inamin mo sa kanyang past? Nagkaroon ako ng feelings, sa ex ko pa to dati. Nagkaroon kami ng relationship ng friend ng ex ko. So, di ba sa lalaki may tinatawag na bro code, bro code. Na kapag kakaibigan. Hindi ko alam, bakla kasi ako. Sis code. Okay, sorry. So, yun. Although, wala naman siya dun sa picture. Kasi, na yun eh. Bago pa nangyari yun, wala. Wala pa siya. Wala pa si John. Wala pa siya nun. Konting kibot. Okay. So, tapos, inamin mo sa kanya na nagkaroon ka ng relasyon sa best friend ng ex mo. Okay. Kailan nangyari yun? Kayo na? Ni John? Hindi, wala pa. Wala pa si John. Okay. Pero hindi mo sinabi sa kanya. Hindi mo lang nakwento. Hindi ko lang naano sa kanya nung una. Na-open mo lang yung topic. So, anong conflict doon? Ang nagkaroon lang siya ng conflict kasi nung, di ba, nung kami na, March or April, may pinaalam ako sa kanya na
pupunta ako ng parang mini-reunion. Ganon. So, hindi niya alam na yung pupuntahan ko dun is yung may nagkaroon ng something sa amin dati. Which is... Reunion talaga o hindi? Mini-reunion talaga. Reunion naman talaga yung pupuntahan mo. Mm-mm. Sadyang, nandudoon lang, pupunta din sa mini-reunion yung ex mo. Mm-mm. Hindi. Yung best friend. Opo. Oo, na-ex mo din. Kasi parang nakarelasyon mo yung best friend ng ex mo eh. Yes. So yun, nagpunta ako ng mini-reunion na yun kasi ano na yun eh, ikakasal na siya. Oh, ikakasal na yung ex mo. Mm-mm, nung ex. Okay. Mm. Tapos, nang ikakasal na yun sa ex, di niya alam na, di niya alam yun, alam mo yun, paano ko ba, di ba inamin ko na sa kanya. Tapos, nung pagkaamin ko sa kanya, doon niya na-recall na, ah, so, nung nag-time na nagpaalam ka pala sa akin, andun yun, sabi niya. So, dun parang na-amplify lang yung ano, dahil dun. Kasi, nung umpisa pa lang na yun, may chance na akong sabihin eh. Diba? Tapos umabot pa ng 8 months. Ganun. So, technically, naglihim ako sa kanya and nagsinungaling din.